second day ngayon dito sa hospital na pinag-anakan ko. Share ko sa inyo kung ano yung magiging ano natin dito, routine natin dito sa hospital kasi manyunyuin kami or ma-stay muna kami dito ni baby for 5 days. Kasi is may mga newborn screening, tapos kailangan magpalakas pa ako at the same time is precautions dahil sa COVID. Pero ganun talaga dito sa Japan. After giving birth is merong 5 days na inaalat para sa mga mother para makapagpahinga and makapag ano, adjust kasama si baby. So ayun, andito na tayo and second day ko ngayon, kahapon na ako nanganak. Ngayong second day ko na lang sa inyo mapapakita yung binigay nilang mga gamit dito from the hospital. Bibigyan niyo na sa akin yung unang araw na nagpahinga ako kasi nga is medyo malaki si baby nung nilabas ko siya. Sa yung binibigay ng hospital dito. Sa unang hospital na pinag-anakan ko, meron din binigay, ganito din binigay na brand from Dako. Dako, ewan ko kung tama yung pagkaka-pronounce ko. So, ayan. And, kung makikita nyo, nandito ako ngayon sa aking kwarto. Nagpa-separate room na lang ako or kami ni Papa. Pinili na lang namin ni Papa yung separate room kasi ano pala, ihi kasi ako, kailangan ko ng CR, yung direct access or kapag naihi talaga ako is kailangan maka-CR na agad ako kasi may, ano ko, malakas ako uminom ng tubig at the same time kapag nagbe-breastfeed, uhawin. So, ayun, nandito tayo sa kwarto kaya okay lang na magsalita ako, hindi rin nakakaya and hindi naman ako nakakaabala sa iba na nagpapahingang mga nanay na katulad kong nag-give-off. So, ayan siya. Yung mapapakatas ko sa inyo is ito yung free nila. Ayan. Ayan, may binigay silang maternity pad. Kasi after giving birth, diba, may mga dugo-dugo pang lumalabas. So, dalawa to, nagamit ko na kahapon yung halos half pack. Ayan, hindi ko na mapapakita sa inyo. The usual nipple pad. Ayan siya. Tapos, may mga freebies para kay baby, yung mga ganyan. May calendar. Ah, and may kasama silang photo frame. Bawat hospital kasi is may kanya-kanya silang paandar. Before is, yung kay akin kung iba din yung binigay na parang pang-remembrance, yung mga ganyan. And ito, yung mga sample ng mga diaper. Ah, may wipes din pala dito. May wipes, yan siya. Tapos may toothpaste, mga brochure, advertisement ba, ng mga brand or mga gamit na pwede mong bilhin or gamitin after mong umuwi para ano, kay baby. So, ayan lang yung items na tawag na to. Binigay nila from the hospital kasi mostly is dala ko na rin naman sa bahay. And hindi naman talaga masyadong kailangan magdala ng marami kasi provided naman dito din sa hospital yung 5 days na needs namin ni baby, diaper, wipes, and all, pati yung mga kailangan ko. And mamaya is papakita ko sa inyo, it's either pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong room natin kung medyo mas malakas-lakas na ako. And maya-mayang hapon is gawa ng hapon nga ako ng anak, maya-mayang hapon is maghahatid sila Papa Nox ng mga food kasama yung kuya ko kasi nga is medyo tawag nito kulang ako sa food. Kumbaga yung sinserve kasi nila na food is medyo onti pa lang para sa akin lalo ngayon is nagbe-breastfeed ako, malakas ako kumain and ano, kailangan ko ng hi! これ、ミルクの試供品なんですよ。はい、ありがとう。はい、プレゼントです。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、じゃあ、なんかみんなが、なんかたよ、なんかビゲイナプレゼント。 So, ayun, mamaya pupunta nga sila Papa Nox. May dala naman silang mga food nga, katulad nung sinabi ko. Kasi nga ako ay gutomin, ngayon ako ay breastfeeding. Tapos yan, may mga dumadating-dating na mga, tawag ito, mga presento, sabi nga kanina nung nurse. And ayun, from time to time, may nag-check pa rin sa akin gawa ng kakatapos ko palang manang. Ano pa, nag-re-recover pa yung aking katawan. Medyo masakit talaga yung aking katawan. Kasi nga, siguro namera sa ako nung ako ay nanganak. So, mamaya na lang din eh. Yung sila Papa, hanggang kaway-kaway lang sila. Bawal talaga. Kakaalis lang ni Papa at saka ng kuya ko. Naghatid lang sila nitong
grinocery nila kasi nagpadala ako ng mga food, ayan. Nagpadala ako ng Caesar salad kasi kumain sila sa labas. Nagpa-take out ako. And bottled water, ayan. Mga bottled water. Kasi, anong tawag nito? Para hindi na ako lumabas para kumuha-kuha dun sa labas ng tubig kasi na naka-beds or naka-separate ako na bedroom. Tapos, ayan, may dala din si Papang Kamote Q yung request ko. Dalawang order yung kinuha niya. Nakain ko na parehas. So, ayan siya. And, mga sandwiches. Kasi pag if ever na nagutom ako, if may makatira ako, ayan pa dyan. Dito ko na lang ito ilalagay sa isa pang separate na table. Dito, pagkapasok sa pintuan. So, dyan lang siya para pag kailangan ko is malapit na lang din sa akin. Binigyan na rin ako ng nurse ng chicken ko kung kailan ako maliligo kasi may oras yung pagpapaligo nga kasi syempre may mga ibang nanay din na nanganak and additional na damit kasi yung damit is nag-rent na lang ako kasi nga para hindi na ako mahirapan maglaba if ever na madumihan or malagyan ng dugo kasi nga is nag-give birth ako. So, magmerienda muna tayo guys ng mga dinala ni Papanok kasi excited akong kumain ng pagkain sa labas or ng mas marami na kain muna tayo. Merienda tayo. Kainin natin itong pinadala ni Papanok na salad. Caesar salad. So ngayon gabi na and schedule kasi ng ligo namin is hour ng ligo ko is 7:30 ng gabi. Tama ba? 7:30 ng gabi, 30 minutes siya. So dadalhin ko na rin yung mga items na or mga personal ko na gamit na kailangan ko after or before maligo. So magdadala ko ng diaper. Diaper, hindi pala. Maternity pad. So ayan siya. Isa na lang yung natira doon sa isang sa dalawang pack. I mean, yung isang pack ito na lang yung natira. And magdadala tayo nito. And ito. Hindi siya. Dito ko nilagay yung mga maternity pads, nipple pad, extra tissue, and wipes. Yan siya. Para if ever man makalimutan is, tawag mo ito, hindi siya talaga sabihin mo yung nakakapanghinayang magagamit pa nila or kung if ever, tapo na lang. So, ayan siya dito. And, naisip ko mag-toothbrush na rin ba muna ako bago pumunta ng bathroom. Kasi pwede na ako mag-toothbrush dito. May sink na rin dito. And, ayan. Ito is, binili na rin namin dito sa hospital. And may kasama na rin pala itong toothpaste. So, may toothpaste. Toothpaste. So, ayun, isip ko or after ko na lang maligo, tsaka na lang ako mag-toothbrush dito kasi nandito naman siya sa may kwarto ko na. So, ligo na muna tayo. And, towel din pala. Yung towel na dala. Nala na yung ating dinner. Dinner time tayo ngayon, guys. Ito yung aking food. Yan, mostly nakasara siya. And yan, may mga takip. Tapos, dito nakalagay yung aking name and kung ilan yung calorie nitong aking dinner. 605 calories itong lahat-lahat ng to. Kasi nga is merong calorie count silang ginagawa. So, every meal is nakadetail kung ilan yung calories. Ayan, kain muna tayo. Itadakimasu. May dala akong sariling hashi or disposable hashi. And spoon din dala na ako ni Papanos. Itadakimasu.
So, yun na. Tapos na tayo magligo or mag-freshen up, guys. Lalo na yung sa lower part na pinaglabasan ni Ayumi Chang. Actually, hindi talaga ako sabi mong naligo after ko, mga anak. May pangalawang taste ko na ngayon na after kumana kay baby kasi natatakot din ako sa may binat at ayun na rin yung ginawa ko before nung nanganak ako sa aking panganay. So ayan siya, magpapahinga na rin muna ako mga 2 hours kasi every 2 hours is pumunta ako sa nursery room para magpa-breastfeed kay Ayumi Chang. So that's it guys for our hospital routine ngayong ako ay nanganak. Maraming salamat guys sa patuloy na panonood and pagsama hanggang ngayon sa akin panganganak and sana makita ko pa kayo ay sa mga susunod pa na vlogs na kasama na si Ayumi Chang. Maraming salamat. Ayasumi.